makakapanayam naman po natin sa linyang telepono si Ginoong Dionisio Remecio. Siya po ang ama ni Michael. Mang Dionisio, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Apo, una-una po kami nakikiramay dito po sa inabot po ng inyong anak, pero kayo po mismo nag-identify sa kanya. Gano'n po kayo kasigurado na siya nga po ito? Siya nga po talaga, kasi sa suot po at saka sa tugas sa likod niya na nung nahulog niya sa motor. Sa suot niya ang damit, sa siyot, well, saka sa brief niya, siya talaga ang anak po. Apo, wala ho bang nabanggit si Michael na kaaway niya o na ikukwento sa inyo na nagbabanta dati bago po nangyari ito? Wala naman po. Wala naman po akong alam na mga kaaway ng anak ko. Kasi napakabait ng anak ko. Magkitama yan. Napakabait magkitama. Wala kaibigan yung Opo. Anak ko. Opo. Sa tingin niyo po, Mang Dionisio, ano kaya hong maaring dahilan at ito po ang sinapit ni Michael? Yun po ang hindi ko pa masabi sa ngayon, kasi naghahanap pa kami ng siguradong dahilan. Mahirap kasi mag-instant lang tayo na hindi natin na sigurado kung ano talaga ang dahilan. Mahirap magbanggit na... Bago po nangyari ito ay nakapagpaalam pa ho ba si Michael sa inyo bago siya umalis ang bahay noong mga araw na yon? Ay, hindi na po, kasi nandun ako sa Las Piñas po noong araw na yun na umalis siya sa trabaho po. Opo. Bilang panguli po, Mang Dionisio, no, ano po ang panawagan nyo sa maaaring makatulong sa kasong ito para mabigyan ng ustisya itong pagkamatay ni Michael? Pwede ko kayong manawagan? Ang pinapanawagan ko lang sa tao na gumawa nito, sana kung naririnig naman niya siguro at nakikita niya, kung siya ay siyang kumatay, dapat sumuko na lang siya, umamin sa krimen na ginawa na hindi talaga katanggap-tanggap. Ginawa sa anak ko. Sana po magtulungan kami na mabigyan ng justisya yung anak ko. Nawagan ako sa... Maraming salamat po. Salamat po. Apo. Mang Dionisio, maraming salamat po sa pagkakataon. At muli po kami nakikiramay si Ginoong Dionisio Remecio, ama po ni Michael.